Hello mga ka-amazing! Amazing day sa inyong lahat! Okay? So today we have an announcement. Actually, this is also a solution. Okay? Dahil meron tayong scenario. Okay? So, nakausap ko na ang lahat ng members ng PBA Moro Club. Nag-meeting kami together with the members. Hindi ko na isa-isahin yung mga kausap ko, but may solution kami, okay? Regarding the mat. Inulit ko po, ako ay messenger lang, ha? This is the message from PBA Moro Club. Amazing day sa lahat. Okay? Sa lahat ng sumusubaybay sa amazing channel ng PBA Moro Club, may explain lang po kami and may solution na po kami regarding this scenario na may nagagalit sa club members namin. Okay? Please bear in mind na our channel is made para magpasaya at magbigay inspirasyon sa mga tao. Good vibes lang po ang gusto namin ibahagi sa mga amazing viewers namin. Okay? Na-invento namin tong YouTube channel namin by accident. Okay? And nung natutuwa yung mga tao sa mga kulitan namin, mga actions namin, mga scenery na pinapasyala namin, napabasa namin yung mga comments nyo. Kaya pinagpapatuloy namin tong adikhain namin and mga charity work namin. So if meron kaming nasasaktan or na-offend sa mga jokes namin or kulitan, we sincerely apologize. The whole PBA Moro Club, nag-meeting na po kami and we don't want anything na bad vibes. Okay? So sa mga na-offend namin, we are sincerely sorry. Okay? We apologize. Okay? First, topic namin regarding kay Mark Pingris. Okay? Yung Mark Sakuragi Pingris natin. Well, hinamon siya ng isang rendon dahil dineped niya ang coach niya, which is normal. Rendon, di ba nagbabasketball ka rin naman? If idinipend niya yung coach niya, understand din naman natin, di ba? I mean, first of all, yeah, sa'yo kami nag-apologize. If may nasabi kami na nasaktan ka, sorry. Okay? But, si Pingris, kailangan din nating, I mean, first of all, si Sakuragi, if hindi mo alam, or hindi mo rin siya kilala, dahil sabi mo yun, hindi mo ako kilala, di ba? Kung hindi mo rin kilala si Sakuragi, para nating soldier yan eh. Para natin, pinadala natin yan sa ibang bansa para ipagtanggol tayo, para ipaglaban yung Pilipinas. Nandito yung ano yan eh, yung puso niyan eh, yung plug ng Pilipinas nandito sa puso nila, kaya nga nandito yun eh. So yung mga hindi nakakalam, bakit nandito yung plug? Nandito kasi yung puso na. Ngayon pinadala natin yung Mark Pingris. Meaning, pasalamatan natin si Ping. Dahil, I mean, sakripisyo nila yan eh. Para mga soldiers. There's war. And then, sila yung ilalaban natin para sa mga pakikipaglaban by sport. Iba lang naman, di ba? Iba, sports or war or anything, it's the same. Nirepresent nila tayo. Okay? So, hinamon ka ni Pingris. We apologize. Sarcastic naman eh. Joke lang naman yung hamon sa'yo. Okay? Sana maintindihan mo. Kung hindi joke sa'yo, i-respect na lang natin dahil Sakuragi yan eh. Kumbaga, siyempre, pagka hinamon mo yan, maapektuhan din kaming mga club members niya. Diba? Sinabihan mo pa na duwag. Paano naman magiging duwag yung isang Pingris sa laro ng basketball? Diba? Sinabihan mo, maliliit yung gusto niyang kalaban. Amir Asik na yung... Di ba nakikipaglaban sa kay Amir Asik? 7-footer yun. 6-4 lang ang Pingris natin, di ba? So, isang halimbawa, kami, nirequest namin, hinamon ni Pingris yung mobs. Okay? Sabi ng Pingris, anytime, anywhere, mga takot ba kayo? Ang tindi pa nga nung hamon niya sa mobs eh. Yung sa'yo nga, idol, respect pa nga, medyo may pagka-respect pa nga yung hamon sa'yo eh. Pero, yung hamon niya kay Mabs, medyo pa-joke din, pero mas madiin. Alam mo sagot ng Mabs sa amin? Tumawag sila agad-agad. And then sinabi nila sa amin na isa pong karangalan na kami po ay hamunin nyo or i-request nyo for an exhibition game.
Isa pong pangarap sa amin yan na makalaban kayo at maka-experience kayo makalaban. Gagawin po namin ang best namin para sa exhibition game natin. Yan po yung mangyayari, Mavs versus PBA Moto Club. I-declare po namin yung venue and date very very soon po. Alam ko po inaabangan nyo po yan. At pinaghahandaan na rin po namin, nag-extra kami ng gym work namin kahit retired na kami. And nagpa-practice din po kami ng place kasi ay syempre laban yan eh. Alam namin gagawin ng Mavs yung best nila. We will do our best as well, 'di ba? Kasi syempre profession namin yan for the longest time eh. Kahit retired na kami, lalaban kami. Okay? So, if nakakasakit po kami sa mga jokes namin, humor lang po yan. Kahit lahat po ng palabas namin sa YouTube channel namin, kulitan lang kami. Hindi namin siniseryoso yan. Okay? So, kung may nasaktan ka or nakakasakit kami, again, we apologize. We are sorry sa'yo. Okay? Rendon. Okay, hindi kami magsusorry sa kapatid mo dahil hindi naman namin siya ginagano, inaano, sumali lang siya. Okay? So, nagpaalam din ako sa club namin kung pwede ko ba i-defend yung sarili ko. Dahil medyo may mga sinabi ka na foul. Eh, ako, honestly, may mga sinabi rin ako na foul. Like, ano ba yung mga sinabi ko na hindi ka marunong mag-dribble? Kasi naman, profession ko yan. Alam, gina-judge, kino-comment ko lang yung nararamdaman ko. So, kung hindi ka marunong mag-dribble, eh, patunayan mo sa akin marunong ka lang mag-dribble. Yun lang naman eh, huwag ka magalit. Dahil comment ko yan eh. Okay? Tapos, sinabi ko din doon na tumigil ka dahil wala kang chance kay Pingris. Comment ko din yan as a basketball player. Profession ko po yan. Ngayon, sinasabi mo sa akin na Rico Grasshopper. Okay. I mean, alam mo, Rico Grasshopper, may nagsabi na sa akin yan before. College pa lang ako. PBL pa lang ako. PBA, nabanggit din sa akin yan na Grasshopper yung moniker ko. So, ang tawag sa akin, Rico the Grasshopper Meyerhofer. Okay? So, thank you. I mean, magandang nickname yan. I love it. Tapos, papakilala lang po ako muna. At i-explain ko lang, papakilala lang ako para makilala mo rin ako dahil sabi mo kayong dalawa magkapatid kayo, hindi nyo ako kilala. Okay? Ako po ay si Rico Meyerhofer. Okay? Ang credential ko po, ito po, yan po ang mga credential ko. Okay? Since 2003, UAAP hanggang 2018 po ako nag-basketball talaga na everyday basketball. Life as basketball player. Basketball is life. Since 2003. Nag-retire po ako 2018. So, 4 years ago na po yan. Okay? So, since 16 years old ako, DLSU day po ako. Nag-champion po ako sa LaSalle 2004. Binawi ng FPU yan. For some reason. Hindi ko na-explain. 2005, finals po uli yung UAAP namin, LaSalle po. 2006, na-suspend kami dahil sa situation noong 2004. Okay? 2007, pagbalik namin, champion po uli kami. So, legit na. Mahirap pong maka-champion sa UAAP. Alam po yan ang lahat na naging UAAP player. Hindi ko po alam kung naka-UAAP ka, hindi po kita kilala. So, hopefully, alam mo kung gaano kahirap. Kahit magtanong ka sa lahat ng UAAP player, mahirap po maka-UAAP champion. Okay? Kahit final four lang po, semis, mahirap pa rin. So, 2 out of 4 po ang championship ko. Lahat po yan, finals. So, hindi po ako nagmamalaki. Nagpapakilala lang po ako at ini-explain ko lang po sa iyo ang senaryo ng karir ko. Okay? Maganda rin naman po ang naging karir ko. Mahirap din kasi nga makapasok saka sa maka-finals. So, tapos na yung UAAP. May semi-pro po ako na nasalihan, Harbor Center. So, pang hindi po nakakilala ng Harbor Center at Oracle, siya po yung naka-7 straight champions. Okay? 7 straight. Mahirap din pong makamit yan. Member po ako ng Oracle and Harbor Center na naka-7 straight. With Coach George Gallant, of course. Our PBA Moro Club member. Bukas, may ride po kami ni Coach George. Magkikita kami. Hopefully, hindi niya na itanong dahil last video na po namin to sa scenario na to. Kasi nag-apologize na nga kami. I mean, nagagalit ka na sa amin
medyo foul na yung words na ginagamit mo, na pag-uuntog-untugin mo kami mga PBA players, na nagsusumbungan kami, na duwag kami, na hindi ko na alam eh. I mean, ayaw namin yan sa channel namin. Bad vibes yan eh. Bad vibes. Only good vibes lang po yung pwedeng ipasok sa channel namin. Imagine mo nga, yung mga comment nyo na bad vibes, hina-heart pa rin namin yan eh. Diba? Kasi lagi po yung laman ng comment namin is ikaw. So hopefully, yung mga nagko-comment, stop na po natin yung bashing. Huwag na po natin i-bash si Rendon dahil, I mean, baka may miscommunication lang. I mean, open naman kami. I mean, Rendon, if you want to ride with us, if you want to play basketball or practice, o sabay ka sa practice namin kung gusto mo, we're here, no? Madali kaming kausap. I mean, hindi kami makikipagbangayan or nakikipag-argue dahil amazing ang pangalan namin. Amazing Club. Philippine Bikers Amazing Club. PBA Moto Club, okay? So, nasa PBL na, 7 straight, di ba? Mahirap din yan, Rendon. Hindi rin madali maka-7 straight sa PBL. Alam din ng mga naging PBL players yan. Okay? PBL, dating PBL, ngayon D-League na. Okay? 7 straight ha, tandaan mo yan. Hindi madali, member ako nun. Hindi po ako nagyayabang, ulitin ko. Nagpapakilala lang po ako dahil may nagsasabi na hindi niya ako kilala. Tapos, after po ng PBL, nirecruit po ako sa Gilas 1. Sa mga hindi nakakaalam po, kami po yun nila JV, nila Chris Chu, nila Raba. Sino pa ba yung mga Gilas 1? Basta Gilas 1 with Raiko Toroman. Nag-practice na po kami for a week. Pero, for some reason, for personal reason po, I decided to go sa PBA. Nagpa-drop na po ako. For my personal reason, hindi ko na po explain kung bakit. Baka sa ibang videos natin sa PBA Moto Club, baka explain ko doon. But for now, kinuha po ako ng Gilas. Sana kinuha ko yun dahil chance na yun eh. Ako sana yung magtatanggol kay Coach Chot. If ever. Dahil kung nag-Gilas ako, tuloy-tuloy na yan for sure. Okay? So, nagpa-drop po ako. Kinuha po ako second pick ng Pure Foods. Okay, naging teammate ko po dyan, yung mga kaibigan na natin at member natin ngayon. Puro Pure Foods po yung member ng Moto Club, Ginebra, San Miguel. Marami po kaming team na kasali sa PBA Moto Club. So, within the Pure Foods franchise po, nag-champion po agad kami. Rendo, nag-champion agad kami. Okay? Tapos, nag-rookie of the year pa ako kahit malakas yung lineup namin, kahit sandali lang yung playing time ko. Siguro, playing time ko dun, mga... If I'm not mistaken, 14, 15 minutes per game lang. Pero nag-rookie of the year ako dahil hindi ko alam, maganda yung pinibigay ko sa team. Maganda yung performance ko siguro. Kasi hindi naman din madali maging rookie of the year. If hindi mo alam yan, hindi mo rin na-experience most likely. Diba? So, mahirap din talaga yung rookie of the year. At mas mahirap makasali sa All-Star kasi 20 lang yan eh, or 10. Or 15 ang pwedeng maging All-Star. So, ako rin po ay All-Star na 2010, 2011, and 2012. Okay? Noong 2011, dyan po ako na ACL. Pero dapat considered ako na kasali sa lineup. Hindi lang ako naglaro. So, technically, 2010 and 2012 ako nakapaglaro ng All-Star. Meaning, if sinasabi mo na hindi ako sikat or hindi nakikisaw-saw lang ako sa mga sikat, naging All-Star din naman ako. 'Di ba? Technically, kapag naging All-Star ka, All-Star tawag sa iyo. Sikat ka kasi kaya nga All-Star, eh. 'Di ba? Okay, at fortunately nga na-injured ako, hindi ko na nabalik yung laro ko for a while, 'di ba? So, from Pure Foods nalipat ako sa Ginebra. Sa Ginebra hanggang finals lang kami. Dahil may isang reason na naging topic din namin, baka kasalanan ko nga hindi ako naka-box out that time. But I apologize sa Ginebra, but I mean, kahit naman siguro na rebound ko yun, baka nag-iba rin yung scenario, baka hindi rin kami nanalo. But may mas chance kung nakuha namin yung rebound that moment. Na-explain ko na yun sa isang video, pakibalikan na lang po. Okay? So after Ginebra, nalipat ako sa Baraco Bowl going to San Miguel Beer. Okay? Going to San Miguel Beer,
after ng championship namin ng 2010, ang next championship ko is with the 2015 San Miguel Beermen. Yan po yung pinakaunang champion nila. June Mark, kasama po ako dyan. If makikita nyo sa picture na to, ako po yun. Ako po yan. Na-injured po ako dyan sa game, sa series na yan, nung semis, kalaban ng Token Text. And, if hindi mo po alam, Lisprank po ang naging injury ko. Sa hindi po nakakalam ng Lisprank, yan po yung injury ngayon ni second pick Holmgren. So, that's the worst injury than ACL. Okay? Dahil, ang sagot ng doktor dyan, hindi ko pwedeng operahan yan dahil magiging 50-50 yung paa mo. Pwedeng 50-50, hindi ka na makatakbo, 50-50 gumaling. So, with the Lisprank injury, tiniis ko po ang 2 years. 2 years yan bago gumaling. Nilalaro ko po yan kahit may pain. Walang nakakalam. Asawa ko lang at ako. Yung mga coaches ko, hindi ko sinabi dahil for some reason, gusto ko pa rin maglaro kahit may masakit. And wala naman akong choice. Kahit masakit yung paa ko, ilalaro ko dahil trabaho ko to eh. Unfortunately, napansin ng mga coaches na hindi na ako kasing agile before, nalipat uli ako sa Barako Bull. Diba? And then by Barako Bull, doon ako napunta sa Global Port. Okay? So by Global Port, 2018, yun po, nag-champion po uli ang ABL namin together with Brownlee and Justin Balkman, Ray Parks, Dondon Honteberos. Lahat po sila sa ABL, nag-champion kami. Yun nga lang, sa semis uli na ACL po uli ako. So yung ACL na yan, yung huling 2018, yan na po yung nagpa-retire sa akin. Okay? So within my credential, Brother Rendon, okay? Hopefully nakilala mo ako dahil hindi naman ako malungkot sa retirement ko dahil happy na ako sa credentials ko. So hopefully, ma-appreciate mo din dahil hindi ko alam kung nanonood ka ng basketball o pinapanood mo kami or I don't know eh. Pero yung mga tao, na-appreciate naman ako kahit papano dahil nakapagpasaya din ako. Imagine mo yung sa sapatos, 20,000 fine sa akin yun. Pinampalo ko ng pandepensa, ang daming sumaya nun. Si commissioner lang namin yung hindi dahil pinayanan niya ako. 'Di ba? Baka nakilala mo ako by that time. 'Di ba? So may mga slam dunk din naman ako ng mga highlights. Baka na-appreciate mo din yung baka napa-wow na pagano'ng rin, 'di ba? Hindi ko masasabi, pero hopefully nakilala mo ako sa mga sinabi ko. Credentials ko po 'yun. Okay? So andito na tayo, sinabi mo, laos na kami. Ah, laos na ako. E di, ibig sabihin ng laos, sumikat before, na laos na ngayon. So, medyo mali yung approach mo dun sa mga sinasabi mo. Diba? Okay, so, after basketball, ano na po ako ngayon? Ano sabi mo? Ang sabi mo yata eh, ano ka na ba ngayon? Wala na. Tapos na yung basketball mo. Wala ka ng career, wala ka ng whatsoever. Ako po ngayon ay proud farmer. Agriculture po yung pinasok ko. Okay? Dahil bakit agriculture pinasok ko? Gusto ko makatulong sa economy natin, makapag-provide ng food sa mga, baka yung kinakain mo once in a while, na-produce ko na yan. Okay? So pwedeng yung na-produce ko, kinakain mo na yan. Dahil 4 years na po yung operation ng farm ko. Okay? And with San Miguel. Yes, correct. So partner with San Miguel. So, meron din kaming family business. Punta ka. Oh, punta ka doon. Libre mo siya. Wag na, magbayad ka naman kasi medyo mawaba yung tourism ngayon eh. So, punta po kayo sa Tropicana Castle. Yan po ay number one resort sa Puerto Galera. Pag nagpunta kayo diyan, para kayong nasa Game of Thrones. Yun yung feel, inside and out. Interior namin, parang nasa castle ka. Paglabas mo, para ka rin nasa castle. So para kang hari at reyna pag nag-stay ka dyan sa Tropicana Castle. Maganda po dyan. So, technically, masaya po ako after retirement ko. Yun po, yung motorbike ko po, niloan ko po yan for 3 years. Baka sabihin nyo po na binili ko po yan or mayaman ako or whatever. Hindi po, niloan ko po siya para makapag-enjoy ako together with my PBA Moto Club. So, tapos na po siya ngayon. Naka 3 years na. So, thank God.
Okay? So, yan na. I mean, eto na yung solution natin. Dahil talagang kinukulit mo yung PBA Moto Club at si Pingris. Lalaban na! Okay? Lalaban ang PBA Moto Club. Pero, eto nga. Okay? Lalagyan natin ng value. Okay? Tayo na lang mag-uusap ng value. Pero, hindi si Pingris si papalaban namin kasi unfair eh. I mean, sa basketball world, sa kayong mga nanonood, sa kayong mga alam sa basketball, hindi si Pingris. Mismatch eh. Sure ako. I mean, ako rin doon, hindi naman ako galit sa'yo. So, hopefully, hindi ka rin galit sa akin dahil nag-apologize na ako sa'yo and everything. Si Pingris ay nasa level ng best of the best dito sa Pilipinas. Siyempre, ikaw, gusto mo ng challenge, I think. Pero, pag basketball, sayang eh. Sayang yung magiging value na, kunyari, maglalagay tayo ng value. Ido-donate mo lang eh. So, meron kaming solution sa'yo, brother. Okay? Kahit one or two-on-two, hindi star player ang ipapalaban namin sa'yo. Role player ng PBA. Bangko, sabi mo nga, di ba sa akin, bangko ako, laos ako, hindi ako ginagamit or whatever. Nung hindi ako kasi ginagamit, injured ako nun. Okay? Lagi kasi akong injured. Eh, ganun talaga sa career ng basketball. Minsan may injured, minsan maganda yung career mo and everything. So, alamin, gusto mo bang malaman kung sino ilalaban namin sa'yo? Okay? Role player siya. Si Pingris kasi, 35 to 40 minutes yan. Maglaro. Ibig sabihin, gamit na gamit. Ang daming experience, ang daming laban. Star player talaga. Ngayon, 5 minutes lang to naglalaro. Minsan, 0 pa. Minsan, hindi ginagamit to. Okay? Teammate din namin to. Teammate ni Pingris, teammate ko. Naging teammate din na lahat dahil palipat-lipat nga din dahil role player nga, di ba? So, handa ka na ba? Sino makakalaban mo? Okay. Ang ilalaban namin, walang iba, kundi si Gakunatics. Jerwin Gako! Okay? So, mas maliit yan kay Pingris, mas mabagal, mas hindi agile, dapat mas madali yan sa'yo. Yan ang mas magandang kalaban. Pwedeng may match. Okay? May chance ka. Tama? Eh baka hindi ka iniwala sa akin, gusto mo pa rin talagang ipilit si Pingris. Okay? Nag-apologize na nga kami na wag na si Pingris ang kalabanin mo. Si Jerwin Gako. Kasi kausap ko siya kanina. Siya na daw. Siya na lalaban sa'yo. Para lang matapos na to. Gusto mo kasi talaga ng kalaban eh. Pinagpipilitan mo eh. Tawagan mo si Gako. Oo. Alam na ni Gako. Nakausap ko siya. Next na video namin, recordings niya na hinahamon ka niya. Dahil hinamon ka ni Ping, nagalit ka. Hindi ko alam kung what reason bakit nagalit ka kay Ping or bakit galit na galit ka sa amin o bakit pag-uumpog-umpugin mo kami. I don't know eh. Hindi namin alam kung bakit ka galit. Pero kahit magalit ka sa amin, wala kaming grudge whatsoever. Hindi kami galit sa'yo. Hindi ko alam kung publicity lang ba yan or sa YouTube lang or hindi ko alam. Nababasa ko yung mga comment eh. Yun yung mga nababasa kong comment. Ayaw ko rin naman nakbinabash ka dahil kapwa naman tayo Pilipino, di ba? Mukha lang akong foreigner pero ang passport ko, Pilipino lang, walang half. Pure Pilipino ako sa passport. Pero syempre yung father ko, galing Austria yan. Mother ko, galing Leyte. Kaya kasabot Bisaya, kasulti gamay yun. Okay. So, okay na po. Malinaw na po. Jerwin Gako po ang lalaban sa'yo. Pag 2-on-2, role player din. Hindi JJ Helterbrand. Kasi yung kapatid mo, JJ Helterbrand, Calvin Abueva, gusto mo 100,000 pa. Maliit po yun. Hindi po namin papansin yung 100,000. Either nakapaglikom po kami, nakausap ko na lahat, kaya po namin mag-provide ng 10M laban. Okay? Para, sabi kasi sa inyo, sabi nyo, kailangan may value yung game, kailangan may business, kailangan may something. Itigil diba? Ko yung pagkabisi ko. Tututukan ko to if ever na gusto ni Mark Pingris talaga. Kasi siya yung naghamon. So why not? Diba? Why not try? Kausap ko na si Mark Pingris sa phone. Then, intay tayo kung ano yung what would be next out of this. Pero sa ngayon, eto muna tayo, diba? Again, if there's no business out of this, if there's no money out of this, I'm out, man. Kasi sayang naman yung time ko, sayang yung effort, sayang lahat. Man, it's all about the money at the end of the day, right? No money, no honey. That's sabi nung manager mo ba yun? Diba? Sabi nung manager mo, kailangan
may something, kailangan may business. Eh kung wala, wag na lang. So, eto na, lagyan natin ng 10M versus Jerwin Gaco. Fight 'yan, 'di ba? Tuwan-tuwa yung mga tao diyan dahil syempre Gaconatics pa rin 'yan. Assemble 'yan, Gaconatics Assemble. Ang daming fan 'yan. Ang daming fans. Ang laki ng fan base niyan. Okay? Kahit role player lang 'yan. At mas may chance ka, brother. Dahil syempre match naman, wag pingris, mismatch eh. Obvious talaga eh, lahat ng tao hindi na manonood dahil alam na kung sinong mananalo, parang pampahype lang, 'di ba? At least ito makatotohanan. Okay? So, yan na po. Soon po sa mga next video namin, i-reveal namin sa next video namin kung sino yung lineup namin sa PBA Moro Club versus Mavs. Okay? So, kita-kita po tayo sa game day. Medyo paghahandaan namin yung Mavs kasi ang bibilis nila eh. Kailangan namin mag extra work or ensayo. Sinabihan ko na yung mga members namin. So, yung official lineup namin, soon po, reveal po namin yan. And hindi ko po alam dito kay Rendon kung o yung kapatid niya na kung gusto nila yung game, dun sa halftime show namin, andun yung Jerwin Gaco saka yung isa pang role player. Role player ibibigay namin sa inyo dahil para fair. Para hindi sayang yung 10M nyo, diba? Dahil kami, 100 persons yung nakalikom ng 35 members ng PBA Mono Club plus common friends namin. Naghati-hati kami dahil kumpiyansa kami na kaya ka ni Jerwin Gaco. Ngayon, kung kumpiyansa ka na kaya mo si Jerwin Gaco, go, 10M. Diba? Winner takes all. Kung talagang gusto mo ng laban, yan na. Yan na yung offer namin. Wag mong ipusta yung YouTube mo. Wag mo rin ipusta yung paghawak mo ng bola. Kasi walang value eh. Okay? Again, we apologize to you, Rendon, kung may mga nasabi kami na nasaktan ka. Hopefully, mag-inhale, exhale ka muna bago ka magsabi sa camera dahil ayaw namin. Ayaw natin. Ikaw lalo. Diba? I think pares lang tayong daddy. May mga anak tayo. Ayaw natin na nakikita ng mga anak natin na nakikipag-away tayo. Dahil gagayahin tayo ng mga yan eh. YouTube yan eh. Yung YouTube libre yan eh. Lahat na ng mga tao may cellphone na napapanood nila tayo. Maging role model tayo, brother. If you want to ride with us, if you want to hang out with us, come on, come, let's join us. Diba? Okay? So may papabangon lang ako sa mga viewers natin and sa'yo, especially. Okay? Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ. Okay? Yan ang pabaon ko sa'yo. Favorite verse yan ni JJ. Nakatattoo sa kanya yan. So hopefully, na-solve na po natin. Hindi po kami nagmamalaki, nagyayabang, or whatever dahil amazing po yung club namin. Hindi po namin ipopromote yung mga judgment and everything. Lahat po yan ng mga jokes namin, eh, kulitan lang. Huwag po natin seryosohin at humor lang. Dahil kami-kami nga eh. Kami-kami sa club namin bibiruan kami. Wala naman napipikon sa amin eh. So hopefully, Rendon, huwag ka rin mapikon sa amin. Dahil, I mean, peace tayo dahil kaya nga mataas na yung gasolina natin dahil may nag-aaway. Alam nyo ba yun? Ha? Kaya mataas yung US dollar natin kalaban sa pesos dahil may nag-aaway. Diba? Kung wala sana nag-aaway, malamang 40 pesos pa rin yung diesel natin. Mababa din yung, kasi connected yan eh, yung kuryente natin, saka yung diesel, saka yung gas, tumataas yan, tumataas din yung kuryente natin. E di sana, kung walang nag-aaway, diba? Walang war sa Ukraine, saka sa Russia, e di sana, parehas pa rin. Hindi tayo na problema sa inflation, diba? So, God bless guys. Stay amazing. Rendon, stay amazing ka lang, relax lang. We got you. Kung gusto mo talaga ng basketball, we got you. Jerwin Gaco, ang aming pambato. Role player, hindi star player. Mas may chance ka. Okay? So, kita-kits tayo sa road, mga ka-amazing. And God bless po sa